Tayong mga Pinoy ay may angking galing. Saan man tayo magpunta, hindi tayo pauhuli. Kahit sa ang larangan pa yan, mapasining, agham, pag-aarte, musika, palaro, at iba't ibang profesyon, marami pang iba. Ngayong umaga, babahagi po namin sa inyo ang mga nakakawaw na kwento ng mga Pinoy. Mga kwento ng tagumpay sa larangan ng musika, sining, sensya, medisina, inspirasyon, kontribusyon sa komunidad, at iba pa. Ibibida natin ang nakakawaw na kwento mula sa nakakawaw na Pilipino dito lang sa Wow Pinoy! Ang panawi natin ngayong umaga ay talaga namang nakakawaw at nakakamangha ang talento at kakayahan kahit murang edad ay nagagawa ang mga bagay na pambihira sa edad niya. Hindi na po tayo magpapatupik-tupik pa, mga kawaw. Let's all welcome the Wonder Boy of Saskatoon, kasama po ang kanyang mami, walang iba kundi si Seth at si Mami Tet. Welcome po sa Wow Pinoy! Welcome and kumusta, welcome Seth? Saskatoon! Welcome Saskatoon! Welcome Saskatoon! Kawikaw ay? Okay. So isang unang katanungan sa iyo, Mami Tet, no? Pangilang anak to si si Seth? First baby ko si Seth. O sa panganay, panganay, no? Panganay na baby. So pero, you're the kuya, ha? The kuya. Pero nakunan ako ng 2 times bago okay. Siya. Okay, so dapat pangatlo na ito. Third. Okay, pang so third. But again, ikaw yung kuya. Kumusta naman ang magiging kuya? Good? Okay. Ay, the kuya? Yes. In our family. Natandaan mo pa kung paano ka nagbuntis? Mayroon bang kakaiba nung nagbuntis ka kay Seth? Yung kay Seth, super hirap na hirap po ako kay Seth. Kasi nag-intay po kami ng almost 13 years. Oh, 13 years. Napakatagal, yes, no? Yes, super tagal. Mm. Kaya nung nagpunta na kami sa isang reproductive doctor. Mm-hmm. Kasi sabi namin, if I reach 40 years of age, stop na. So, mag-enjoy na lang kami mag-asawa mm-hmm. together. So, nung nag-start kami ng reproductive, after a week na ng situation na sinabi niya sa amin, this is how you do it, yung instruction, preparation, is na-pregnant na po ako after a week. So, after that, inalagaan po nila ako kasi every week, every day, as in may bleeding. Oo, natandaan ko nga nung mga panahon na yun, nung magkakasama tayo. Yes. Talagang maselan. Mm-hmm. Maselan yung pagbubuntis. Super. Okay. So, mamaya natin pag-uusapan yung kakaibang talento ni Seth, no? Isang follow-up lang doon. Nung nagbuntis ka ba sa kanya, mayroon kang ginawa o nakakaiba or naglagay ka ba ng music sa habang na buntis ka? So ano yung kakaiba na ginawa mo na not usual sa nagbubuntis? Well, actually, nung nagbubuntis ako sa kanya, like every time meron akong Christian music sa tabi ko. Oh, okay. Kaya nung lumabas siya talaga, nag-start siya ng one-year-old, mostly ang kanta ni Don Moen is alam niya na. Oh, kasi every day. Kakaiba nga ito, yes. No? Mommy, oh. But I don't want to sing now. Yes, okay. Sing. Hindi ka you will not sing. You will not. I'm just telling them you like Don Moen. Totoo yung sinasabi mo, no? Kasi naalala ko nung si Lisa, yung aking misis, nung nagbuntis siya, music din, ano? Yes, music. Mga classical songs, no? So, talaga ang music ay nagbibigay ng kakaibang do sa mga bata, no? Mm-hmm. Kakaiba pagka lumabas yan, merong kakaiba, special doon sa kanila basta may music, no? And so, then ang dami kong nag-take ako talaga ng pampakapit, which is from the Philippines. Every time na may pumupunta dito, nagpapabili ako talaga kasi very delicate yung pagbubuntis ko sa kanya. And then, ang natatandaan ko is mahilig talaga ako sa peanuts. Okay. Oo. Peanuts. Kasi ang peanut, it's a brain food. For the brain, yes. No? Yes. Talagang ano. Peanuts. Yes, you like peanuts. So, kumain ka, Seth, nung nasa tiyang ka, no? And he loves peanuts too. Even now? Right? Yes, hanggang ngayon. Wala naman siyang allergy sa peanut? No. Okay. So, Mami Tet, may isang tanong pa ako, no? Sabi nila, and again, si Seth is
very talented. Sa nakakamangha talaga ang kanyang talent. Mamaya, ipapakita namin sa inyo. Doon sa mag-asawa, sabi nila, meron doon dapat doon sa isa, sa either sa mommy or sa daddy. Saan na nakukuha ni Seth yung ganong klaseng talento? Actually, it's both. Kasi okay. There is, merong aspect yung daddy niya na alam niya or galing sa daddy niya and meron din sa Yung parang photographic memory daw. Yes, but ano? A photographic memory is sa daddy niya talaga. Not me. Kasi like, ako, no, five seconds memory lang ako wala akong photographic. But si Seth, mana talaga sa daddy niya. One time nga, nung nag-usap kami ni Aris, no, natatandaan niya yung mga lugar, yeah. No? Doon nakukuha mo yung yung sa daddy mo, yung photographic memory set, ha? Ito, siguro, exponential yung kanyang galing naman doon, ano? Very, yes. Very high-end ito. High-end. Yes. Sa pagbabalik ng Wow Pinoy, ay ipapakita sa atin ni Seth ang kakaibang performance niya. Diyan lang po kayo, magbabalik po ang Wow Pinoy.